akong sabihin pat kay ano ito, kay Ma'am Simari. Ang kahon ni Ma'am Simari ba yan? Kasama ba yan? Oo. Ni Carmen, sabihin nga nung ano mo, oo. Kaya ba po yun? Talaguna. Ay, Carmen. Saka niya kapili ka rin. Marami siyang... Grabe, ang ganda-ganda. Nasaan po yung ano, yung lipstick? Mag-lipstick po kayo. Tapos yung buhok niyo po, yan ang new siya. Ayan o, oh, katekram si nanay. Ay, si tatay Freddy o. Oh. Ito na po yung kinakatakutan ng lahat na naman. Sinda, kanina po nagmamasid kayo tatay Freddy katekram mo. Parang ibig na naman yung sumpin niya. Gupit-gupit na yun, Bensin. Yeah. Puntaan ka muna yun da. Morning, Tay. Medyo, ano, yung ginagawa ni Tatay Darius, medyo itutuloy ko lang, ano. Yeah. Medyo gumanda yung ating Bermuda. Ganyan talaga. Pagka medyo meron ng eka nga mataas, gugupitin na para lumalo. Yeah. Oo, parang ganito, lumitaw, patas. Mm. Eh, kinakailangan talaga, eh, inaalagaan niya ba? Eh, pangit pagka ganyan eh. Pero yan, pagka ginugupit mo unti-unti, ganun talaga, para yung mga pagitan na ganyan mapuno. Yeah. Hindi mapupuno yan pagka hindi mo ginugupit eh. Eh, pagka malago na, lalong mahirap gupitin. Kinakailangan talaga eh meron talagang tigagupit. hindi naman gaganda yung pagka hindi ginugupit. No. Gusto ko yung batiin ng magandang umaga tay. Hey, magandang umaga din po sa inyo lahat. Eh, heto po, ano, medyo ginugupit-gupit po natin yung Bermuda, mga katekram. Para po gumanda yung halaman. Yeah. Eh, ang Bermuda po kasi, talagang, ano, pagka meron ng mataas, talagang pinagpapantay-pantay yan para pare-parehas ng latag. Ano? Okay. Eh, kaya kinakailangan, unti-untiin na natin hanggang maliliit pa. Kasi pagka malalaki na yan, malago na, mahirap nang gupitin. Tay, pwede nang mahiga, no? Abay, tate, oh, kaya nga sinasample lang ko na eh. Kasi tingnan nyo nga, oh, merong mataas, merong makwan, eh kinakailangan talaga, itinitrain. Tay, tanggalin nyo muna yung ano nyo, para makita po kayo ng mga, tsaka ano po, para makahinga po kayong mga ano. Tayo, okay lang, may mga tanong po ako. Alin po ba? Gusto kong malaman yung pag-uwi-uwi nyo sa inyo, okay naman po ba? Eh, totoo. Sa sinasabi ko naman, ano, eh, kahit na hindi ako pakisamahan na nanay mo, eh, bahay namin yun eh. Pero ando na nanay mo. Kasama na ako. Eh, malibad lang. Talagang, eh, kaya nga, eh, kinakilala, palagi kang handa sa mga bagay na gano'n, kung ano man ang magiging problema. Eh, dahil kasi, yung nga, ang paulit-ulit kong sinasabi, meron tayong dumarating na problema, pagka andun ang kahinaan natin. Eh, nung panahon na yon, andun pa talaga ang kahinaan eh. Eh, ngayon, yun nga, ang sinasabi ko, ha, hindi man ako pakisamahan ng nanay mo, yung mga anak ko ang pakikisamahan ko. Dahil kasi, abay, lahi natin yun eh. Eh, ngayon, eh, mga anak ko, eh, wala sila sa bahay. Maliban lang yung bunso.
kaya ako umuwi-uwi. Pero okay naman. Alam mo, hindi ko, sabi nyo nga sa akin, ano man ang sabihin sa'yo, huwag ka nang kumibo. Ako naman, kung ano yung sinabi nyo, yun ang ginagawa ko. Basta umuwi ako ron, tulog ako. Ayun, nagising ako ng umaga, naligo ako, umalis ako. Kung may pera akong konti, binigyan ko, okay lang yun. Pero awa naman, andun naman. Kasi hindi niya maiwanan yung apoy. Nasa sa kanya na yun. Pero alam ko tatay na ginulangan siya noon. Pero kinakausap po kayo ni nanay? Opo, nagkakausap kami. Itatabi naman kami. Kamusta ka? Okay na. Yung isa sa pinakamaganda sa scholar natin. O, balitaan mo kami. Kamusta yung ano mo? As of now po, waiting pa rin po ng graduation din. Hanap po ng work. Okay, congratulations. Thank you po. Mama, tsaka na ako makipag-chikahan sa'yo, ha? Apo. Sige. Thank you po. Thank you. Itutuloy ko tatay. Andun yung biyanan ko eh. Ngayon, ano man ang mangyari, yun ang sinabi ko, alang-alang sa mga lahi namin. Sinasabi ko, kung meron siyang pinakisamahan, sabi, ayusin niya. Kasi hindi niya ako pwedeng talikuran kahit anong mangyari. Kasi kami, yun nga yung sinasabi ko, iba yung may kasulatan, Ngayon, kung meron man siyang pinakisamahan, ngayon, kung nagkulang man siya, andun na ako, parehas kami nagkulang, sumasapit talaga sa buhay ng tao yan, ang hinihingi ko lang sa kanya, bilang kami mag-asawa, yung obligasyon niya, yun na ibigay niya sa akin, kahit may pinakikisamahan siya, iba, kung meron man, ganun lang ang gusto ko. Ngayon, yung mga anak ko, huwag niyang isasama sa discarded, ayoko. Kasi kaya nga kami noong araw ay alam makain, talagang hindi ako nakikisama ngayon malalaki na, doon lang sila sa bahay. Ngayon kung may mga trabaho sila, yun ang gawin nila. Ganun lang po. Kaya nanay mo, inaabawa naman ang Diyos andun. Ngayon kung medyo nagkaroon man kami ng problema, talagang iniisip ko, kasama sa buhay ng tao yan ang totoo, natapat kami sa kahinaan dahil maliliit yung mga anak namin. Nagkulang, inamin ko naman nagkulang ako, kung siya man nagkulang din, magpasensyahan na lang kami dahil wala na kami magagawa ron. Ang hinihingi ko sa kanya, yung obligasyon. Hindi ko naman siya kayang gaguhin dahil kasi andun yung magulang niya, buhay yung magulang niya, ako wala na akong magulang. Hindi na ako nagkikibo. Kaya nga, yun ang sabi niyo tatay, kung ano man ang sabihin sa'yo ni nanay, huwag mo nang pansin yun lang. Pero andun. Bait ni Angela. Thank you, ate. At saka isa pa, yung mga kamag-anak ko ron, matatanda sila sa akin. Kaya ako, hindi na rin ako nagkikibo. Pero, ang kuwang ko lang, yung obligasyon ng nanay mo na para sa akin, yun lang hinihingi ko. Sabi ko, hanggang tumanda kami, hanggang kaduluduluhan, talagang ganun Kasi, saan mo kayo natutulog doon, tay? Ako? Apo. Doon sa may TV. Doon, kuminsan nanonood ang nanay mo doon. Andito ako, andito yung isang anak ko. Yung manugang ko sa kayo yung isang anak ko sa isang kwarto, yung sa nanay mo sa isang kwarto. Pero nakakatulog ko kayo maayos. Okay naman. Okay naman tatay. Ibig ko sabihin, pag yung gusto kong malaman tayo, pagka nandun kayo, payapa naman o yung ano nyo, walang, hindi kayo kinakabahan, hindi yung, di ba yung minsan, umaano yung puso, ganun. Tatay, kasi yan, hindi, payapa po ba siya? Okay, o parang tahimik naman, komportable ko. Dangan nga lang, ang iniiwasan ko, ang iniiwasan ko, kasi mga kabataan, nagiinuman. Mamaya, magbabag-babag, magtakbuhan, magpasukan doon sa loob. Nainom pa rin po ba yung anak niya? Alin ba yung, hindi masyado, yung mga iba sa kapitbahay. Kasi hindi naiiwasan doon pagka Sabado, Linggo.
Nagiinuman. Ako, eh, pirmis lang ako nasa loob, ano. Kasi, yan ang, kasi ang tao, pagkatungkol sa inuman, ano, komporme, ano. Kasi, yung inuman, sa pormero, hindi kayo lasing. Alam nyo lahat ang sinasabi nyo, alam nyo lahat ang ginagawa nyo. Lalo na sa kwentuhan. Ngayon, pagtungtong ng nakainom na kayo, lasing na kayo, nag-iiba yan pagka sa inuman. Ano? Nag-iiba hanggang sa magpukpo ka ng bote, magpukpo ka ng kung ano-ano, hindi na nila alam yun. Kasi pagka nakainom ang tao, eh, nagalit, hindi na niya alam yun. Hindi na niya kayang kontrol ng sarili niya. Eh. Ha? Yung pong anak niyo, nainom pa rin po ba? Sino yung anak ko? Apo. Yung lalaki? Eh, pinagsabihan ko na. Eh, sabi ko, di ba, uminom ka, madalak na. Unahin mo yung pamilya mo. Nung, yung one week po na nauwi kayo, ilang beses po siya na inom? Eh, kagabi, naaya siya. Pero isang bote lang, kagabi. So, gabi-gabi po pa rin palatay? Hindi. No, kagabi lang. Hindi na nag-inom bote ng sinabi ko. Nung hinto na po siya? Di baling uminom ka, dalangan mo na lang ako. Tama na isang bote. Kagabi, merong nakipag-usap. Ayun, nainom sila ng isang bote. Yung kaibigan niyo po nagpunta doon, Tay? Ano ba kahapon, Linggo kahapon, ano? Oo po, di ba sabi po niya? Usapan nga naman, hindi naman dumating. Hinintay niyo po siya? Baka nakalipot. Kaya ako ando kahapon, di naman ako umalis kahapon. Hindi dumating, baka nakalimutan, baka may ginawa. Kasi sa kwan yun, sa farm nagtatrabaho yun. Opo. Kumusta po ngayon sa Promise Land, Tay? Andun, yung ginagawa ro, may flooring na, meron pang kaprasong inaayos. Kwan na lang, bubong na lang yun sa kaplastering. Thank you, Tay. Yun naman kulungan ng baboy, sabi ni Tatay dito, si Tatay Mio na lang daw ang palitada doon. Pero hinakutan ko na ng buhangin nung Sabado. Meron ng buhangin din. Si ano po? Si Tatay Freddy ho kasi yung kahit na ayaw namin siya sa anong tawag dito, yung construction, pero yun po talaga yung gusto niya. Yun naman po talaga, Tatay. Talaga sinasabi ko doon sa amin, sa barangay namin doon. Totoo, si Tatay Ram, ayaw akong pagtrabahuin. Ako lang ang gusto magtrabaho. Totoo, alam nila ron. Kaya ako maalis. Doon ka ako, ang ginagawa ko, nagwawalis-walis lang ako ron sa harapan nila. Ngayon, kung kaya kong sumama ron sa nagtatrabaho, sumasama ako. Pumupunta ako ng Promise Land. Pero araw-araw yan. Talaga sila, alam nila. Ngayon, tinanong na naman ng pinsan ko, matanda, saan pupunta? Kada labas ko, saan ka pupunta? Doon kay Tatay Ram, ano ba ginagawa mo ron? Nagwawalis. Tay, yung motor talaga hindi nyo pa kaya i-drive? Marunong ako, Tatay. Ayon, pahiram sa akin nanay mo yung pang eh. Kasi ginagamit nga ng mga anak ko, saka isa pa. Ayoko na rin. Bakit to? Tama na yung bisikleta. Hindi ko, kung yun po yung iririgalo ko sa inyo, hindi ko kaya siya delikado. Tatay, dati kung marunong magmotor eh. Marunong ako magmotor. Pero Tatay, saka na lang. May motor sa amin. Ang tutunan, kung motor, Tatay, hindi naman nakikita ang motor. Doon sa amin, ang mga nagpila ang motor doon, ala namang sasakay. Tatay, sakay isa pa, meron namang pampa sa amin. Ibang alam yung bigay, ano, pero hindi naman masyadong kwa. Yun, motor. Kung gagawin yung panghanap buhay, marami naman panghanap buhay, ano. Pero, tama na muna yung bisikleta ni Kuya Dave. Hindi, totoo, Tatay, hindi naman yung sa mga anak ko, sa bagay, hindi naman sa akin yun. Sa akin, nabatak, dalawa. Yun, isa, yung ginagamit ni Jade. Yung sinasakyan ko may sidecar sa anak kong lalaki. Yun naman ginagamit ni Jade, ginagamit din ng anak kong isang lalaki. Kaya ako, tama na yung bisikleta. Tay, mamaya na yan. Kain muna tayo. Kumain na ako, Tatay.
Kaya ayoko, nakakaingitan lang lalo ako. Eh kasi kahit random ko, kahit na nung malilit pa yung mga anak ko. Mm. Yan ang simula sa amin, mag-asama. Yeah. Kaya nga hindi ko na pinatapos. Eh. Mm. Hindi totoo, kaya hindi ko na pinatapos. Tay. Nalungkot po ako kahapon eh. Bakit po ba? May sinabi sa akin si Kuya Lito. Na? Tsaka si Tatay Albert. Na ano po? Minsan daw, naririnig na naman po kayong ano. Hindi po. Nagsasalita mag-isa. Ay, hindi po ako nagsasalita. Hindi nga ako kumikibo eh. Mm-hmm. Nahihirapan nga po ako magsalita eh. Kung hindi nga ako tanungin, hindi nga ako kumikibo. Mm. Eh, ganyan talaga tatay, ano? Eh, hindi naman ako nagkikibo. Kung hindi nyo ako tanungin eh. Hindi nga ako nagkikwento eh. Mm-hmm. Ano? Dahil sinasabi ko nga, kahit sa amin, hindi ako masyadong nagdadadal-dal. Ano? Mm. Eh, kasi, alam mo naman ang tao, ano? Pagka ganyan, hindi ko na pinapansin. Saka hindi ko naman ginagawa, tatay. Mm. Pero, wala akong gumugulo sa isip at puso nyo ngayon? Ay, tatay, wala akong pinuproblema, ano? Basta, tay, tingnan nyo ako sa mata. Ipanatag niyo lahat yung nararamdaman niyo. Maging, basta nandito kami sa buhay niyo. Eh, tatay, ako, pagkatungkol lang sa kwan, ano, kahit noong pa sana. Mm. Tungkol sa pamilya, noong pa sana, noong pa kahit wala kami, ano, kahit maliit pa yung bahay namin, ano, marunong kami magsama ng nanay mo. Mm. Eh, dangan nga lang. Sasabihin ko na totoo. Mm. Eh, marunong magpakain ng nanay mo, kaya pinakisama. Kasi madalas talaga ako umuwi sa ayaw umaalis sa amin. Mm. Kahit nakulang sa pera, kahit nakulang sa pagkain, marunong ako magtaguyod ng pamilya. Mm. Yun nga ang simula. Eh, marunong magpakain ng nanay. Eh, hindi naman sasabihin sa akin ng nanay mo, gagaguhin ako. Ano. Ano pong pinapakain? Eh, siyempre, kahit nakanin lang o sinain, ano. Eh, kasi ang tao eh. Mm. Pagka talagang alang-ala, kahit na kanin na magbudbud ng asin, eh mahalaga na sa isang tao yun. Napawi yung gutom. Eh, ganun lang yun. Sa kayo pupunta? Okay. Yeah, ay, basta huwag niyong ilagay sa ano nyo na ibig ko sabihin, ilagay nyo dyan sa puso't isip nyo na mahal po namin kayo, okay? Eh, totoo tatay, ano? Mm. Eh, ako kasi, eh kahit papano marunong akong magtrabaho, ano? Eh, nagpapalaki ako ng anak ko. Marunong nga ako makisama sa taong, ano, pero hindi ako abusero, ano? Mm. Kasi, dun sa farm, mm. Sasabihin ko, ang pamumuhay namin, ano, malilis yung anak ko. Eh, ha? Eh, kasi doon, kahit mahina ang kita ko, mm. Pagka umuwi ako ng Sabado, may ulam ang nanay mo, may bigas. Mm. Ha? Eh, merong konting pera. Yeah. Eh, yun ang napuna sa akin ng mga kapitbahay ko. Yeah. Ano, eh, hindi ko nababanggitin, ano? Eh, marunong nga ako, kahit nakulang sa pera, kulang sa pagkain, marunong nga akong magtaguyod ng pamilya. Mm. Eh, doon nagsimula, napansin ko. Ang ganda ng ano, tayo, ang ganda ng lupa. Ay, ng ano natin. Uh-huh. Eh, kasi tatay, pagka kasi ganyan, ano, kahit magpagulong-gulong yung mga bata dyan, ano, mm. Ang totoo tatay, ano, por meron pa lang ito, ano. Mm. Pagka yan nakatlong gupit na, o dalawang gupit na, punong-puno na, yung mga pagitan na yan, wala yan, yan. Ang ganda po ka, Tegram, oh. Nung, ano, nung oh. Tay, tignan nyo, ang ganda po. Oh, eh, kinakailangan tatay, pagandahin natin. Kasi, pagka malago na nga yan, mahirap gupitin. Mm. Basta merong tumaas na ganyan, kinakailangan agarin mo na para ha, para gumanda. Mm.
Tay. Tay. Po. Request po kasi nila. Labas ko si Nanay Carmen. Sama na po kayo. Sige na tatay. Hindi na muna. Saka na lang. Sige na. Pagkala na masyadong ginagawa. Sige na. Mabilis lang naman. Saka na lang tatay. Hindi niyo ba namimiss yung ano? Eh kahit sa kuna lang tatay, sa linggo na lang. Kasi tatay ato. Oo. Oh. Hindi naman ako pang kondo. Ano, totoo ako naman, eh, kahit hindi niyo na ako utusan, may kahit ano lang dyan, may magtatrabaho ko. Eh, sanay na ako dito eh. Kaya pagka tinatanong ako, saan pupunta daw kay Tatay Ram? Diba? Uh-huh. Doon ka na ba nakatira? Abay, doon ako nakatira, pero umuwi ako. Hmm. Baka naman may pinagseselosan o kayo sa mga... Nagseseloso kayo, wala po akong oras sa inyo. Eh, tatay, ala na sa akin yun. Ala na sa akin, tatay. Nagseseloso ba kayo, wala akong oras sa inyo, tay? Eh, tatay, hindi. Ba, ako, tatay, totoo. Hmm. Gumagawa, kaya ako gumagawang ganito, no? Gumagawa ako ng libangan ko. Hmm. Sasabihin ko, diretso ang tatay, may mga nagbibigay sa akin ng trabaho dyan, ayoko. Ayoko na, may edad na ako. Totoo. Ayoko na. Thank you, tay. Totoo. Maraming nagpapatrabaho, maraming nagbibigay ng trabaho. Eh, ayoko na. Ayoko na humanap ng iba pa. Ayoko na. Hmm. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka pumunta, magtatrabaho ka rin. Mm. Eh ngayon, dito sa inyo, abay, kahit anong oras kong pumasok, anong oras akong umi, nasa sa akin na lang kung pahihirapan ko sarili ko. Ano? Mm. Eh kaya alam dun sa barangay namin, ako ayaw pagtrabahuhin. Mm. Pero nagtatrabaho pa rin ako para hindi manghina yung katawan ko. Mm. Alam nila. Kaya bawat labas ko, tinatanong nila, saan ka pupunta? Abay doon, magwawalis. O sige, hindi ko na kayo kukulitin. Kantahan nyo na lang po yung mga katekram natin. Yung tabi ko kayo sa akin. Okay. Namimiss ko lang si tatay. Nalungkot talaga ako kahapon. Pero okay yung tumbuso nyo, ha? Abay tatay, malinis na malinis ang kalooban tatay. Pakisaw mo na ako. Mabaho ako. Mwah. Sige po, yung kanta po masaya. Tatay, tungkol sa kalooban, ano, sasabihin ko na ang totoo. Kasi ang isip natin, iba-iba yan, umiikot yan. Iba, ayaw umiikot eh. Mm. Ngayon, yung sinasabi ko, kinakailangan ang puso sa kaisip palagi magkarugtong yan, ano. Mm. Pero kinakailangan, uunahin natin yung puso para maging linis yung malinis yung kaisipan natin, ano. Mm. Kung minsan ang nagagamit natin una yung isip, kaya pagka nagalit talagang gagaguhin ka, ano. Pero pagka yung puso ang inuuna tapos isusunod yung isip, medyo napapawi, napaglalabanan, na-rotation. Sasabihin ko kung paano ang paggamit ng puso, ano. Ang paggamit ng puso, kung ano man ang nadidilig mo sa kapwa mo o ano man, ano, damahin mo muna, paranda mo muna sa puso kung tama, ano, hindi gagana yung isip mo. Mm-hmm. Ngayon kung sumisigaw man ang tao, kumakabog ang dibdib mo pagka puso ang ginagamit mo. Mm-hmm. Pero mild ka lang, huwag kang kikibo, mag-rotation. Ha? Susunod yung isip natin, tama kayo. Kaya magtatanong ka sa sarili mo, eh, pagka puso. Okay. Hindi pa dalos-dalos ang isip mo. Mm. Ibig sabihin, pagka kasi ang tao kung nagsasalita, ano, ang dinadama ng puso natin, sumusunod yung isip natin. Ngayon, kung antimano, iniisip nating masama yung sinasabi, susunod yung puso natin, tataas ang dugo natin. Magagalit ang tao, aatakihin kung ano-ano sasabihin, pero kinakailangan damahin muna natin yung puso natin ang gamitin sa una, susunod yung isip. Kaya nga yung iba, antimano ganit,
pagka-isip ang ginagamit. Ang kimano, kumukulo ang dugo. Eh, kaya yon ang paggamit niyan, damahin muna natin. Ano, isipin muna, eh, damahin muna natin kung ano yung talagang tinutuhin. Ito muna, no? Ito muna. Oo. Totoo yung ganun lang. Kaya ako, kahit na ano sabihin nila, hindi ko pinapansin yan. Natay. Kasi wala naman mangyayari sa akin, eh. Ah, ala. Ang importante, ipakita mo na tama lang yung ginagawa mo at tama lang yung sinasabi mo. Ano man ang sabihin, isa pang batayan ko, ano, ganito ang paggamit ng isang bagay na salita. Ano. Paano mo umpisan, halimbawa Tagalog, paano mo umpisan ang salitang Tagalog na tama? Kaya nga ang sinasabi ko, ang umpisa pagka Tagalog na salita, sana. Sana ako ay opo ako. Oh, ganyan po ang umpisa ng salita eh. Kaya yung mga nagsasa kaya maintindihan mo kagad eh. Pagka kasi sana ang tinutukoy noon, ang ibig sabihin noon, ako po yung naglilingkod. Eh yung ako po ay marami pong salamat. Ah. Ganyan po kaya yung nagkikwentuhan yung unang salita niya tinutukoy niya pagka gumagamit ng ako po o sana po opo yun po ang tamang titik ano ah ganun po mga katekram kaya ako kahit ano sabihin nila kaya malalaman mo sa isang tao kung paano magsalita ano ang kung gusto niyo mapatunayan mahuhuli niyo kung ano takbo ng isip ng tao. Magtanong-tanong po tayo, ibinig po natin, ano? Pagka gumagamit po ng S o A o letter K, marunong pong dumilig ng salita ng kapwa. Subukan po natin. Halimbawa, nagtanong po tayo, eh, tigasaan po ba kayo? Ibig sabihin, may S. Eh, sana po, tigaroon, ano. Tigaroon po kami sa nabaunggan lang. Tama po ba? Eh, ganun lang po kasimple. Ito yung kanta muna, baka... Bah, kaya, doon lang. Para po sa mga katekram po natin at sa mga nanonood po natin, mga kaibigan dyan. Chika babe, chika boys po. Sa mga lolo natin, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, mga chika babe and chika boy. Good morning po sa ating mga katekram. Kung nasa man po kayo, nawa po sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Para po sa ating lahat. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at may pagyayabang. Sa panaginip lang ako may magagawa, kundi dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awiting kong ito mulang madarama, mga pangarap na walang pangangamba, doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin, doon ay kaya kong igapos ihit ng hangin, doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita magkantuy na doon lang. Sa mga katekram po natin at mga tika babe, magbibigay po tayo ng isang halimbawa.
Paano po natin mapapatunayan sa kapwa natin kung tunay po tayong magkasama at nagmamahalan? Magbigay po tayo ng halimbawa. Ang aking halimbawa po, ang isang tao o kaibigan o anumang bagay na simula na tunay na pagmamahalan, nagbibigay po tayo ng halimbawa na katulad ng tayo'y tao lamang. Magandang umaga po. Yan po ang isang halimbawa. Thank you, Tay. I love you, Tay. Ay, salamat din po. I love you, Tay. I love you, Tay. Yes, Tatay. I love you, Tay. I love you too, Tatay. Basta nandito po kayo, Tay. Tay. Opo. Nandito po kayo, ha? Kaya huwag po kayong maguluhan dyan, ha? Ay, dito lang, Tatay. Salamat po sa inyo. Eh, ako naman. Okay. Maligaya tayo lahat. Kahit ano mangyari. Basta tanggalin nyo yung mga gumugulo dyan sa isip nyo, no? Ang mahalaga ay nandito kayo sa puso namin, okay? Okay po, Tatay. Salamat po. Okay. Welcome, Tay. Ano pong gusto niyo ba yung ano, kinakain natin doon sa yung may yung ribs at saka chicken, Tay? Tatay, meron naman dyan. Hindi. Sige na, Tay. Yan po. Gusto niyo yan? Bahala po kayo, pero okay. Meron dyan. Hintayin niyo, Tay, ha? Eh, bahala po kayo. Okay. Dito lang po ako. Gugupitan ko talaga. Unti-unti ko tutulungan ko si Tatay Dario. Apo, thank you. Ay, kasama po siya. Hindi, okay ako nga. Kung wala siya, ako magtutuloy. Sige, Tay. Pagka po mainit, oh, ano na po yan. Ha? Okay na po yan. Thank you, Tay. So, yun na nga, Katek. Mukhang positive. Medyo meron na pong konting ano, kaya, pero huwag kayong mag-alala. Ano natin, babantayan mo natin yan, correct lang. Ready ka na, Kuya Dario? Oh, si Nanay Carmen. Yung request po nyo, Katekram, kay Nanay Carmen. Nasaan si Nanay Carmen? Positive. Ano positive? Medyo maano na naman. Okay. Kasi mumuli ang mumuli ka rin lang. Eh, siyempre, ganyan talaga yung ama. Mabait siya, wala tayong magagawa. At saka, yun naman talaga yung tunay na ama. Kahit ano mo yung pagkakamali ng isang anak o pamilya, eh, gagampanan niya yung gagawin niya bilang ama. Yung kanyang gagawin. Asan si Nanay Carmen? Ah, nag-CR. Paano ka, Tekram, yung pong request nyo na yung pong request po nyo na kakain, lalabas po kami dalawa, eh, pagbibigyan po natin yung kahilingan po nyo. Thank you po sa pagmamahal at support, ha. No, ka, Tekram, pag-pray nyo po ulit, sama-sama tayo ulit na ipagdasal si Tatay Freddy. Ano lang naman to, mabilis lang naman. Pagka ganun na talaga yung parang medyo ganun. Basta, ano, pag-pray na lang muna natin siya. Thank you, Ate Gram. Love you po.